plema sa lalamunan. Diba? Pagising sa umaga, may plema sa lalamunan tayo, diba? Dati, hindi ko naman nararamdaman to eh. Ngayon, tumatanda. Pero no, laging may plema, laging para may sugat-sugat dito. Isa sinisilip po sa salamin, may sugat ba? At parang misa, pati boses mo, mahirap. So, ano gagawin natin sa mga plema na madikit na andito? Maraming mga dahilan. So, ang tip natin sa video na to, hahanapin natin saan dito ang sakit ninyo. Okay? Isa dito ang naging sakit ninyo dahil may plema kayo. Pwedeng post-nasal drip. Ito yung mga cause ng post-nasal drip. Pwedeng allergy, sipon, sinusitis, at iba pang mga dahilan sa baga. Isa-isahin natin na tingnan natin kung ano yung tatama sa inyo. Number one, ito ang sintomas ng post-nasal drip. Ibig sabihin, galing sa ilong yung mga mucus, yung liquid, at bumababa. At pag bumaba, pumupunta sa lalamunan, naiirita. Kaya pagdating sa lalamunan nitong tumutulo sa ilong, uubuhin. Parang may nakakiliti, di ba? Parang ang kati-kati, kailangan uubo ako konti. Sore throat, pwede rin, pati boses, nag-iiba din. Maraming cause ang post-nasal drip. Bakit? Ang isang dahilan nito, kaya nagdi-drip-drip lagi, ay dahil sa may allergy kayo. Ito yung isa sa cause. Pwedeng allergy, pwedeng sipon, pwedeng sinusitis. Isang dahilan dito, allergy. 25% ng tao nagkaka-allergy. Pag allergy, ano, makati ang ilong, konting alikabok lang, hahatching na, pati mata, mapula-pula, ano, itchy nose, di ba? Di makatulog kasi nga, laging ubo ng ubo. Allergy causes sa pollen, sa halaman, pwede sa alikabok, pwede rin yan, sa mga hayop, sa pets, maduming bahay. Sa akin, itong mga computer na, ano, mga tower, maraming mga ano dyan eh. Feeling ko yung mga himulmul, yung mga madumi, yung mga alikabok. Diyan ako na allergy. Minsan sa sopa. Diba? Sa sopa, pag hindi nalilinis. Kaya kailangan malinis na malinis. So, gamot sa allergy, iwas sa nakaka-allergy. Pag lumalabas, pwede nakamask kung may allergy ka sa mga pollen. Yung mga hayop ba, pwede sa labas na lang ng bahay, mga balahibo nila. Diba? Kahit alagang ibon ko, eh, meron din mga balahibo. At pag hindi makuha, merong gamot sa allergy. Ako nga, dami ko na ininom eh. Mga anti-allergy medicines. Nakainom na ako almost 2 months nito. Nung mga November, December. Pag malamig ang panahon, minsan mas doon ako nag-allergy. Seasonal. Ngayon mas mainit, mas bawas, mas hindi ako umiinom. Anti-allergy. Gumagamit rin ako ng saline spray. Saline lang to, asin, tubig, kahit anong brand. Ini-spray ko sa ilong ko. Pampabasa, bawas din sa nosebleed, at may tulong din konti sa allergy para sa akin. So, yan na. Yung ibang may pera, pwede rin bumili ng mga may filter. Parang ganito, Lisa, pakita mo lang. Parang ganito ang mga HEPA filter. Nasasak niya yung mga dumi-dumi. May tulong din yan. Kaya lang, medyo mas mahal na po yung ganito. So, bukod sa allergy, bukod sa sipon, meron din namang may sinusitis, kaya nagkakaroon ng plema-plema sa lalamunan. Ako wala akong nitong sinusitis. Itong sinusitis, meron tayong 4 na sinuses dito, at yung iba nagbabara. Katulad nito, tingnan mo itong sinus niya, may plema, ang dami oh, yellow. So, pag nagka-plema yan, masakit dito, lalabas na uhog, madilaw, mag-green na may amoy. Ito, madilaw, mag-green na may amoy. Minsan nagba-bad breath sila, nag-headache sila, at may plema lumalabas. Pag sinusitis, masakit dito at kailangan mo ng antibiotics. Kailangan mo na isang course ng antibiotics kasi kadalasan bacterial infection, at papacheck tayo sa ENT doctor. Sa ENT doctor, pwedeng antibiotics, at kung marami talagang plema, minsan sinisip-sip nila yung plema. Meron silang aparato pang sip-sip. Okay? So, sinusitis, infection siya. Meron din naman iba, tonsillitis. Pag may tonsils, siyempre may plema-plema ka rin mararamdaman dyan.
antibiotics din ang gamutan dito at yung mga home remedies natin. Actually, itong mga home remedies pwede sa allergy, sipon, sinusitis, pati sa tonsillitis, gargle with salt water, asin at tubig, tuturo ko mamaya, pahinga, inom ng maraming tubig, 10 to 12 glasses of water, mga chicken soup, may tulong din yan, pampalakas ng katawan. Ito po, ang gamutan sa plema dun sa mga nabanggit kong sakit. Pwede kayo mag-steam, okay? Hindi naman talaga, pag gusto nyo magsuob, wala namang kaso. Pero pwede rin habang naliligo kayo, maligo kayo ng mainit, hot water. Kasi kung mainit, sarado nyo yung mga pinto, may steam na yan, di ba? Pati yung salamin, di ba? Lalabo. Ma-inhale mo na yan. Pag na-inhale mo yan, mas lalabnaw yung plema sa ilong at sa lalamunan. Mas may lalabas mo. Magmumug din ng salt water. 1/4 teaspoon ng asin. Lagay sa maligamgam na tubig. Imumug hanggang dito sa lalamunan mismo, mga a few seconds. May tulong po yan. Maraming sakit ang matutulungan yan. Papakita ko ito. Ang salt water gargle, pwede sa sore throat, pwede sa singaw, dumudugo na gums, masakit na ipin, nabubulok na ipin, nalilinis niya yan, may bad breath, may tulong yan. Kasi nga, salt water, parang ano yan eh, osmosis eh, na nasasak niya yung mga nana sa plema, nana sa tonsils, yung mga dumi-dumi na nasisip-sip niya eh, tapos na ilalabas niya. May tulong po to, ha? Home remedy, nakakaginhawa. Tapos, pwede kayo uminom ng salabat, sari-sari. Pwedeng ginger tea, ginger with honey. Yan o, 1 tablespoon ng ginger. Lagyan ng konting honey, mainit na tubig. Kung ayaw mo ng luya, pwede rin ang lemon o kalamansi with honey. Pwedeng lemon and kalamansi lang. Kung kaya mo, wala ng honey. Pero lahat ito mga may tulong eh. Lemon, kalamansi, honey, luya. Actually, yung luya may benefit eh. Doc Lisa, may tulong to. Actually nga, nabasa ko nga, kahit nga sa mga konting arthritis and sakit-sakit, may tulong din ang salabat. So, ito, salt water gargle. Ito pa po, chicken soup. May konting pag-aaral to. Kasi ang chicken soup, may amino acid eh. May protein siya eh. Na ayon dun sa mga pag-aaral, nakalabnaw ng plema, nakaklear ng sipon. Siyempre, mainit to, nalalanghap mo. Bawas sa ubo. Yan, cough and colds. Ito. Pagdating dito sa postnasal drip, meron din tayo pag-uusapan na GERD. Okay? Ngayon, magtataka kayo, bakit mayroong pagkakataon na yung plema mo, ang dahilan pala, GERD. Diba? Ako meron akong allergy, meron din akong GERD. Magtataka kayo, plema, diba? Ano connection ng plema sa ulcer at masakit ang tiyan? Okay? So, may tao kasi, like tayo, pag very stressful, laging nalilipasan ng pagkain, ito, lumuluwag dito sa may tiyan natin, umaakyat yung acid. Pag humiga tayo sa gabi, aakyat yung acid, ano, tingnan mo yung babae, aakyat yung acid, mahapdi dito, mahapdi sa lalamunan, mararamdaman mo yan. Yung iba nagkakaroon pa na ulcer, heartburn, regurgitation, ito parang may lump. Yan ang problema ko. Okay? So yan, may nararamdaman siya dyan. So anong gagawin natin? So, quit smoking, exercise, at pinakamahalaga lahat dito, paghihiga kayo, dapat nakataas. Okay? Kailangan maintindihan nyo muna na plema sa lalamunan, di ba? Isip mo, plema, may problema dito. Pero may tao, ang problema pala, nasa tiyan. Umaakyat yung acid. Maraming may ganyan. It, actually, underdiagnosed to eh. Umaakyat yung acid, o, lalo na sa gabi. Di ba? Umaakyat siya, parang maasim. Gigising nga ako madaling araw, iinom ako ng 2-3 lagok ng tubig. Kasi itong acid na to, masisira niya itong mga dito sa lalamunan. At itong acid, masisira din yung vocal cords natin. Pag nasira yung vocal cords, actually isang pinsan ko, ano eh, nasira yung boses niya. Ba't mahina boses ko? Chinek ng ENT, nasilip, nagagasgas na yung vocal cord niya, kakatama sa acid. So, ang tip sa kanya, matulog ng 2-3 unan at medyo mataas. Pwede ka mag-lazy boy kung gusto mo. So,
isang tip pa rin sa mga may GERD, ito po, kumain ng maraming beses pero pa konti-konti lang. Ayaw mo mapuno ang tiyan eh. Ayaw mo siya ma-overflow ng pagkain eh. Tapos maghintay ng 3 oras bago hihiga. Bawas sa maaanghang, maaasim, sobrang kape, sobrang alak, eh nakakaasin. Dahan-dahan lang ang kain. Kung pwede nga, medyo matatabang lang, mga lugaw, kanin, sabaw lang, para kalmado ang tiyan. Isa pa, huwag magsusot na masikip. Maong na masikip, lalo ka lang mag-gird eh. Yan. Manage stress at magpapapayat tayo. Oh, may secret pa ako sa GERD. Yung mga may GERD, talagang may araw talagang acid-acid. Pwede kayo matulog na medyo mataas, 2-3 unan, or merong mga silya na parang ganito, na naitataas, na comfortable naman, pwede kayo matulog ng medyo ganito kataas. Ano? Mga ganito kataas, 40 degrees. Ang problema lang dito, wala, dito hindi ka mag-gird. Kahit bagong kain ka, okay lang to kasi nakataas eh. Ang problema lang yung leeg. Nilalagyan ko ng maliit na unan dito para hindi sumakit ng leeg. Kasi nga, hindi ganun ka lapat eh. Kung lagi ka naman sa silya matutulog, baka sumakit yung leeg mo, mag-neck pain ka. Kaya ginagawa ko, pag malala yung gird, pwede ka dito sa silya. Pero kung di naman malala, ay doon na lang sa kama. Isang una na lang. So, pinapalit-palit ko. Okay, alam nyo na yung GERD, ha? Ang daming dahilan. Plema lang pala eh. Hahanapin natin kung ano doon. At lastly, merong plema na sa baga talaga nang gagaling. Yung mga kinuwento ko, hindi sa baga eh. Sa ilong, allergy, tapos sa tiyan, sa GERD. Ito sa baga mismo. Mga pulmonya, bronchitis, bronchiectasis, COPD, emphysema, dahil yan sa paninigarilyo at infection sa baga or exposure to air pollution, nakakaplema din yan. Yung mga smoker's cough, naninigarilyo, di ba? Naninigarilyo, kaya may plema, yun na yun. At ang gamutan dito, syempre papacheck tayo sa pulmonologist, sa lung doctor, postural drainage, yung patabingi-tabingi para lumabas yung plema, chest physiotherapy, yung pinapalo-palo to. Tapos, controlled coughing, yung ubo na half cough, eh, para konti-konti. Ganun ang gusto natin. Ayaw natin na isang ubo na malakas. Baka may pumutok, may dumugo dyan. Wag, kahit anong bagay, wag malakas. Konti-konti lang. Controlled. Expectorants, pampalabdaw ng plema, antibiotics, yan ang mga gamutan na ibibigay sa inyo ng doktor nyo. Ito kailangan magpatsyakay sa doktor nyo. So, yan lang po. Pag may plema sa lalamunan, ito yung mga dahilan. Sa akin, allergy and GERD. Kayo, hindi ko alam. Baka meron kayo dito ibang problema. Baka sigarilyo, baka sabaga. So, hopefully, pag alam na natin ano ang dahilan, nabigay ko naman sa inyong gamutan, sana po nakatulong tong video. Pag tuloy-tuloy ang sintomas, pacheck tayo sa doktor kahit isang beses, para at least mag-guide lang kayo kung saan kayo papunta. God bless po.